Hospital, ang pinakamalaking ospital na itinatayo ng lokal na gobyerno sa buong Laguna. Matatagpuan sa Barangay Banay-Banay at may kabuuang lawak na 10,090.31 square meters. Ito ay isang level 2 hospital na may tatlong palapag. Dinisenyo ang Kabuyaw City Hospital upang maging eco-friendly sa pamamagitan ng paggamit ng mga materyales na may mababang epekto sa ating kapaligiran. Bakit gumawa tayo ng bagong ospital? Eh meron na tayong ospital na in-improve, ni-renovate, at ang daming bagong ospital ngayon sa paligid. Ang nire-require ng DOH ay sa bawat 1,000 na population ng isang lugar ay dapat merong isang hospital bed. So meron na tayong around 400 to 450,000 na population. So ang target natin ay magkaroon ng hospital na at least 400 to 450 beds na rin. Sa ngayon, ang hospital ng Kabuyaw ay meron ng 80 beds. Ang itinatayo nating bagong hospital, Kabuyaw City Hospital, ay magiging 150 beds. So hopefully, ma-accommodate na natin mas maraming pasyente. Magkakaroon din ito ng operating room complex, operating room suites, labor room, delivery room, recovery room, at NICU. At present kasi sa bawat 10 pasyente yung makikita namin sa emergency room, halos 2-3 lang tayo na i-accommodate sa hospital. So kung nag-increase tayo at may ICU na tayo, sana naman maging 5 to 6 na lang na yung ating may admit sa hospital. Bagong hospital ay tinayo doon dahil ito ang gitna ng mga matataong barangay sa Kabuyaw. Sa Marinig, meron tayong 51,000 na population. Nugan, 37,000. Ang Banay-Banay, 35,000. Sa Pulo, 31,000. Mamatid, 66,000. San Isidro, 29. So kung makikita mo yung paligid niya, paligid ng ospital ay ito yung mga barangay na target natin. So kaya siya doon para mas madaling ma-accommodate ng mga taga-Kabuyaw. Nagkakaloob ito ng 150 bed capacity at mga malalawak na wards na may iba't ibang espesyalidad tulad ng internal medicine, pediatrics, obstetrician gynecology, at surgery.
target namin ay ano, para maging sustainable ang ospital, hopefully lahat ng chinacharge sa pasyente ay nababayaran. Pero ang challenge ay karamihan naman o halos 80-90% ng pasyente natin in diagnosis. So ang target namin, kahit na chinacharge lahat sa pasyente ang ginagamit sa kanila, wala sila sanang binabayaran. Kailangan din natin i-train ang bawat departamento ng ospital, mula heads hanggang sa utilities, kung paano ito matingin. Good governance, proper budgeting. Talagay ko, magiging sustainable naman ang ating mga programa. Ito rin ay mayroong ang diagnostic at fully automated laboratory equipment, CT scan, ultrasound, at digitalized radiography. Kung may pagpapatuloy natin ng Yes to Health program ni Attorney Mel Ipolea, palagay ko, hindi na kayo kailangan pumunta sa ibang ospital, sa ibang bayan, para ma-attend ang mga pangangailangan sa health. Naniniwala ako sa ating mayor ngayon, sa kanyang mga programa, na dito sa dalawang ospital na ginagawa niya, ma-accommodate natin lahat ng inyong pangangailangan. Kung inyong pagpapatuloy pa ang kanyang mga programa, hindi lang ito ang magagawa niya. Kaya natin gawin yung 400 to 450 beds. Pagtutulong-tulungan natin yan. Mayor Mel, ano pa ba ang hihingin po sa ating mayor? Full support ang binibigay niya. No? Lahat ng kailangan namin budget, lahat ng kailangan namin gamit na ibibigay naman. So ang hinihiling lang namin ay huwag magsasawa sa aming mga ano, mga programa. Naniniwala kami sa iyo. Yes to help.